So this is the video discussion for Module 5 entitled Implementing Public Key Infrastructure. So module na ito will discuss details about digital certificates at saka PKI, Public Key Infrastructure, at yung mga sistema na nakapaloob sa isang Public Key Infrastructure. So PKI, ano? PKI again stands for Public Key Infrastructure. Pag pinag-usapan ng PKI, nakapaloob dito ang buong sistema. At sa sistema na ito, nakapaloob nga dito yung hardware, software, policies, procedure, at people. Ang pinaka-main component na meron sa isang PKI, sa infrastructure na public key, ay itong PKI, ay yung digital certificate. Nakapaloob dito yung pag-create, distribute, manage, store ng isa, or and revoke ng isang digital certificate. Take note yung digital certificate, we discussed an overview of that dun sa module 4 na nakikita natin usually ito ini-implement sa mga web application natin, yung mga website, okay, to ensure security. Okay? So, later i-cover natin yung mga issues na ina-address ng isang digital certificate. Okay? Sa PKI, ang PKI, maliban sa web application, maaari rin itong gamitin sa pag-secure ng mga email, transmission, and even secure connections to mga remote computer. So, encompassing siya, no? Hindi lang siya specific to an application, pero to a range of applications. Again, it includes users, yung computer ng client, okay? Yung server na ina-access, yung encryption mechanism na in-apply. Okay, yun ang mga pinag-uusapan sa isang PKI. Okay, ang pinaka-main component ng PKI, okay, di ba sa lahat ng mga component na yun, ang pinakamahalaga, key component, yung hindi talaga mawawala, ay yung pag-apply ng public key at saka ng private key. Yung asymmetric na binanggit natin dun sa module 4. Okay, and then again, take note, ang private key ay kept secret, hindi ito tinatransmit. Ang public key ay dinidistribute. Okay? Dinidistribute. At visible by anyone. Okay? Pag inopen natin yung browser natin, inaccess natin yung mapuwa.blackboard.com gamit ang Chrome, then kinlik natin yung ano, yung padlock symbol dyan, may makikita tayo na details about a digital certificate. Nakalatag dyan sa digital certificate, makikita natin doon na kung kanino ito in-issue, makikita na, okay, in-issue to kay blackboard.com, at kung sino nag-issue, yung certificate authority na tinatawag na i-discuss natin mamaya. Itong purpose ng digital certificate ay para i-bind yung public key dun sa user identity. Masigurado na yung computer mo may na-receive yung kasing public key galing kay Blackboard na indeed ito talaga ay nanggaling sa isang legitimate na website, legitimate na kay mapuwa.blackboard.com talaga. Okay, and in effect, ini-ensure niya na secured, 'di ba? Yung connection ng PC mo papunta kay Blackboard. Okay, so yun ang purpose ng digital certificate. May mga standards na kapaloob kay digital certificate. Ang isang popular na standard ay itong X.509. Nakapaloob against sa standard itinuro ng Cisco na to ensure interoperability among vendors. Ganon din dito, parehas lang sila ng purpose na sinisigurado na kapag may inisyo na digital certificate galing kay say Linux server at isinend ito kay Windows server, ito ay gagana. Isa pang digital certificate standard ay itong PKCS. Usually sa isang digital certificate, to meron ako, in-screenshot ko to sa actual na browser, ang mga details usually na makikita dyan ay yung version ng digital certificate, serial number, okay, yung signature algorithm na in-apply doon sa certificate na na-receive. Say for example, like in this case ng browser, yung hash algorithm na in-apply, kung sino yung nag-issue, okay. Itong digital certificate na ito, ang nag-i-issue nito ay mga certificate authority na hindi discuss natin mamaya. Tapos meron siyang period. Okay? Kung kailan lang siya valid. Ganun. At naka-identify kung yan, subject, kung kanino nang galing. Okay? Pang validation yan. Okay? Ayun. So, yun yung usual na laman ng isang digital certificate. Okay? So, isang key component na meron sa isang PKI ay itong certificate authority. Ang certificate authority ang nag-i-issue ng digital certificate.
Again, nabanggit natin ang digital certificate ay ito yung nagbe-verify ng identity, okay, ng isang recipient ng isang certificate. Okay? So, ang CA ay maaaring internal, maaaring external. Maaaring ano, internal sinet up sa isang Windows server. Okay? At ini-implement within the company. Okay? So, pwede mag-implement ng digital certificate to ensure yung secured yung connection, let's say through email, di ba nabanggit natin kanina, pwedeng i-implement through email o di kaya through remote access. Maaaring external, sa external is merong trusted third party, say, si VeriSign. Okay, magsasubscribe ang isang company sa VeriSign. Okay, because they wanted to implement digital certificate, maybe because they have a website and they have online transactions in that website. Example, Blackboard with the online enrollment. So, magsasubscribe si Mapua Blackboard sa VeriSign. So, so ganun, ano, ginagamit dito again, usually pang secure ng mga website. So, pag open mo ng browser, kukonek yan to a secure site. A way to know that website is secured. Example, with Chrome, you can see that padlock symbol. At pag click yun, makikita mo dun yung mga na-issue na certificate. And you'll see there yung CCA, kung sino yung CA, CA ng website na yun. Okay, yung certificate authority. Ganun. So, aside from that is, CA also manages yung mga keys. Sabi nga natin kanina, sa digital certificate, binabind yung true identity ng public key. Okay? Kasi maaaring sabihin natin, browser, kumunik ka sa isang website, how will the client side know na that the public key being received is indeed coming from the legitimate, say, server. Okay, so we need to the solution there is this digital certificate, and it finds a means to bind the public key to the identity of the user, say for example a server. So one means of implementing a CA is to an external third party. Okay, so kagaya dito sa diagram na ito, yung organization that issues certificate to PayPal is Symantec. Okay. Yung certificate na in-issue is an SSL certificate, by the way. Okay. Secure socket layer type of a certificate. It is discussed in the securing email communication, if you remember. And the type of certificate is a VeriSign. The technology is a VeriSign authentication. Okay. So, ang VeriSign is owned na by Symantec. Okay. So, on the other side here, I got this dun sa web browsers that browsers do. Recognizes mga in-issue na certificate at kung kanino ito in-issue. Okay? So, yun yung pinapakita on this other side of the slide. Again, ang certificate authority, sila ang nag-i-issue, yun ang trabaho ng mga kumpanya na ito, ng digital certificate. Sila ang nag-distribute ng mga digital certificate. Okay? Doon sa mga clients, kagaya natin, pag nagre-request tayo ng connection to these websites. Sila yung nagdi-distribute ng mga public key certificates, nag-i-issue at nagdi-distribute ng mga public key certificates, pati statuses ng mga certificates na ito. Kasi if you notice, may mga validity period siya. Okay? So, kung nag-expire o di kaya ay na-revoke, okay? Maybe there are different reasons pa pag-revoke ng isang digital certificate. Example, let's say na compromise yung private key ng isang server, example ni PayPal. So, i-revoke 'yon. So, ang isa sa nagre-revoke ay itong si CA, trabaho din niya 'yon. Okay, yung pagre-revoke ng mga public key certificates. Okay, and then as a whole is again ang CA ay nagme-maintain ng security, availability, at saka continuity ng mga digital certificates. For example, si Blackboard magre-request ng digital certificate. Sa proseso, ang unang mangyayari dito ay registration. Sa registration, nangyayari yung pag-create ng account ni Blackboard
sa certificate authority hanggang sa maging authorized siya sa pag-request ng certificate. Ang nag-i-issue ng registration, ang nag-handle ng registration ay ang registration authority. Sila nagbe-verify ng request ng certificate at kung valid ang request, ang gagawin ni RA, inform niya si CA na mag-issue ng certificate. Okay, so ang nasa itaas ng structure ng PKI ay itong CRA, siya yung nauuna. Okay? Pag okay na nga kay RA, then CA will take place. Okay? I'd like to also emphasize here ano. So, alam niyo itong mga itong external trusted third party ng mga CA, mahal yan, mahal ang bayad sa mga yan. Mayroon ako estudyante dati that ito yung nature ng company nila. Certificate authority yung isa sa mga services na ino-offer nila. Milyong piso ang pinag-uusapan. Okay. Pero ang CA, pagkakaroon ng digital certificate ay hindi lang naman din para talaga sa mga mayayaman. Pwede rin ito sa mga mahihirap. Okay. Kasi pwede itong i-setup sa isang Windows server. Actually, even Linux pwedeng i-setup. Pwedeng ma-setup itong Windows server na maging magkaroon siya ng ganitong component na makapag-install ng certificate authority. Okay? So, nagagawa ito sa Active Directory Certificate Services. Yun nga, meron ganitong utility sa isang Windows server. Okay? Meron din ganito sa Linux, yung pag-install ng mga CA. So, again, ang duties ng mga RA, pag-receive, authenticate, process ng mga certificate. Okay? Pati yung mga na-revoke, mga request for revocation. Ina-identify nito yung mga subscribers, okay, yung mga clients nagre-request ng certificate. Sa kanila, sila yung unang nakakatanggap ng mga public key na galing sa subscriber. And then, bine-verify nila na yung subscriber that possesses a private key ay nagko-correspond doon sa public key na nasubmit for the digital certificate. So, pag okay na kay RA, so next is let's say magre-request si client ng digital certificate. Itong digital certificate na ito that contains yung name, email ad, company name, at ang public key, ipo-forward ito papunta dito kay certificate authority. Okay? Tapos may gagawin dyan si certificate authority, validation, okay, to prove the identity of the client. So, and then, mag-i-issue siya ng digital certificate. Ito yung mga usual na laman ng isang digital certificate. Ibabalik niya ito at papunta dito kay client. Okay? And then, ibibigay naman ito ni client doon sa mga transaction partner niya. Okay? Doon sa mga nakikipag-transact dito kay client. Yun. Tapos, kanina actually nabanggit ko na rin, ang mga web browsers, pag pumunta ka dyan sa, yun nga yung may padlock symbol, may makikita ka dyan ng mga listahan ng mga certificate authority na nare-recognize ng ating browser. Okay, may mga naka-pre-configure na dyan ng mga listahan ng mga certificate authority. So, and then CSR, ano? CSR, Certificate Signing Request. Ito yung sinisend na message ng isang applicant, example ni Blackboard, ano, coming from the server, doon sa certificate authority para makapag-apply ng isang digital certificate, SSL certificate for example. Okay. Ang nilalaman ng isang CSR ay ito, yung mga nakalatag dito, ano, common name, business name niya, department, city, state, country, email ad. Okay. Ang usual format ng kapag may finorward na CSR ang isang applicant, okay, yung server, for example, Blackboard nga, ay ano, PKCS number 10. Okay, yung mga different file formats ng mga digital certificate ay naka-present doon sa next slide. Ang pag-setup, sini-setup to, kino-configure itong CSR na ito sa isang server. Naglatag ako dito ng detalye na nakita ko ng mga kung paano na i-setup yung CSR para makapag-generate ng CSR ang isang server. So, ito yung mga different platforms where you can generate a CSR. Meron ako ditong itong URL dito. Nakita ko to yung details. Nakalatag dito yung pag-setup sa IIS, sa Microsoft platform, yung pag-generate ng CSR. I'd like you to take a look
into that link. Okay. Usually yung mga digital certificate ay may mga file format ano, file format, mga file type. So, ang pinaka-common ay itong PEM, it stands for Privacy Enhanced Electronic Mail. Okay? So, malalaman mo na PEM 'yon, siyempre kapag .PEM yung file extension. Although, may mga format na PEM classified din as PEM format kahit na yung file type, file extension niya ay .CRT sa Microsoft 'yon, CER o di kaya .key extension. Nalalaman mo kung PEM PEM format siya kapag inopen mo siya sa text editor, kagaya nitong nandito sa baba, tapos meron siyang begin certificate at saka end certificate statements. Okay? Yun. So, ang DER naman is may .DER, yun yung kanyang extension. At yung certificate file is in binary format instead na naka-ASCII. Yun naman yung kay DER. Okay? Next format ay P12 PFX. Binary format naman na to, nakabase sa PKCS standard at ginagamit ito sa pag-store ng mga server certificate, intermediate certificate at public private key na nasa isang encryptable file. Yun, ginagamit usually itong P12 PFX sa maliban sa pag-store ng mga server certificate, maaari rin itong gamitin sa pag-import export ng mga certificates at saka ng mga private keys. Export mo from one server to another, for example. Yun. So, ginagamit din yung PFX, meron din tinatawag na .PFX saka P12 extension in, associated with PKCS number 12 based files. Okay? Ang PFX, it stands for Personal Information Exchange. At yung PFX ay ginagamit sa ng Microsoft sa pag-release ng mga signed certificates. And then last ay itong P7B. Okay? Na-develop ito sa pag-combine ng private key at saka ng isang .P7B file na nagagawa sa isang Windows IIS. At usually, nakikita ito doon sa mga single sign-on certificates. Ang single sign-on yung para kagaya sa Mapua, kagaya namin, pag naglag ka sa Wi-Fi, you use yung isang authentication lang. You use your email at the same time, kapag maglalag ka sa desktop, yun pa rin yung gagamitin. Pati doon sa pag nag-access ka ng mga Microsoft services. Okay, so that's one example of a single sign-on. And you may implement a digital certificate in these kinds of authentication. So I have here a table of the different types na diniscuss natin at saka yung ang pinakamahalaga dito yung common purpose nila. Okay? That CER is for binary certificate and DER is for ASCII. PEM is used for almost any certificate purpose. Pag-share ng public key is the main agenda of the P7B. And then yung pag-store ng mga private keys with the certificate is the agenda of the P12 at saka PFX. And then these are the usual common extensions of these different certificate formats. Natutunan nyo nung web, di ba? Nung web, web 1. IT130L para ma-publish ang isang website nagre-register ng domain name. So mahalaga kasi again take note what we are discussing here are for web servers. Mahalaga yung pag-prove ng identity ng ownership identity dun sa isang particular domain. So kaya meron tayong tinatawag na domain validation. Ang sistema lang naman sa domain validation kasama doon sa registration nung domain is yung pag-respond doon sa email. Okay? To prove yung like a business email to prove yung identity nung domain na na-create at naka-associate ito doon sa company. Okay? For example, kahit na sino pwedeng let's say mag-create ng mapua.edu.ph, hindi ba? O paano ngayon tapos let's say paano na ngayon yun kung ano
paano ma-identify na indeed kay Mapua Edu PH nga talaga yon. So, okay na kailangan, may naka-register na email ad, and then may validation na mangyayari doon sa email address kapag merong isa dyan na nag-create ng gumamit ng domain ng Mapua. So, yun yung under ng domain validation. And then sa extended validation, dito nangyayari yung kung saan yung owner ng isang website ay dadaan sa isang thorough at saka standardized verification process para ma-ensure na yung exclusive right to use ng domain, yung mga legal, operational, saka physical existence ay ma-observe at ma-prove na authorized indeed nga yung pag-issue ng digital certificate doon sa owner. Okay? So, itong lahat ng ito ay nangyayari dito sa extended validation. Yung isang single certificate ay pwedeng ma-issue with multiple subdomains. Okay? So, meron tayong dalawa dyan. May tinatawag na subject alternative name. So, itong SAN ay ginagamit ito for multiple domains na may iba't ibang pangalan. Pero, ang owner ay isang organization lang. So, example, si Google, gumagamit ng SANs yan para say sa google.com, sa android.com, at saka dun pa sa ibang website niya. So, again, ang SAN ay magkakaiba ng mga domain name, pero isa lang organization, isa lang nagmamayari. Pag ganun, ay ang pwedeng i-apply ay itong subject alternative name. Ang wildcard naman, usually na i-indicate sa details na ito ay wildcard kapag nagsisimula ito sa asterisk. Okay? Nagsisimula sa asterisk. Ito naman ay ginagamit for multiple domains, pero yung mga domain must have same root domain. Okay? Ibig sabihin nun, sabihin natin kunyari google.com. So, sa loob ni google.com, meron pa dyang mga subdomains. Say, accounts.google.com, support.google.com, email.google.com, for example. So, sa ganitong scenario, under yun ng wildcard. So, isa lang yung domain name, and then may mga nakadikit doon, okay, mga subdomains na tinatawag. Okay, isa lang yung root domain, but each domain, yung root domain is common to different domains or subdomain. Okay, so we call that again as a wildcard. So, ang CAI, again, nabanggit ko na kanina na hindi lang to usually nakikita sa mga website, okay, or sa mga web application. Maaari rin itong gamitin sa mga SSO, pang-authenticate ng mga machine, computers, okay, pag-access sa mga domain controllers. So, yun yung mga under machine computer ng mga certificate type. Okay. So, actually, pwede din itong gamitin sa mga network appliance, router, switch, and firewall. Meron ding mga setup kung saan ginagamit, ina-apply ang digital certificate. Of course, sa email, pang-sign, pang-encrypt ng mga email messages, using MIME or PGP. Okay? Pwede rin gamitin sa code signing. Ang code signing ay sistema para masigurado na yung code ay hindi ito na modify once na receive ng isang user, okay, yung isang executable app. Ang code signing is a process na kung saan na-validate na yung isang code ay hindi na mo-modify, and that's another certificate type. And then may mga tinatawag na self-signed certificate. Ito yung nabanggit ko kanina, yung mga internal CA. Hindi na gumagamit ng mga trusted, yung mga trusted third party. So, si organization, company, ay mag-i-install siya ng sarili niyang CA, magkikreate siya ng sarili niyang self-signed certificate. Advantage nito, it eliminates the cost, mas mura. Okay, kasi napakamahal ng mga trusted third party yan ng mga CA. So, yun. So, wala na siyang babayaran. Okay? Kung sabihin naman natin, merong feature yung server na ginagamit niya, Windows or Linux.
One key component in the PKI is this key management life cycle. It starts with generating yung key na i-implement in the infrastructure, pag-define ng bit key, pag-define ng cipher na gagamitin doon sa pag-generate ng keys. Once the key is generated, ang susunod is yung digital certificate. So, di-decide kung mag-install ba ng CA within the server or mag-subscribe into an external trusted third party. Pag okay na yung digital certificate, then may ini-ensure na yung na-generate na private key ay ma-store ito securely, masigurado na hindi ito ma-access ng mga unauthorized user or hindi mawawala. Mawawala is like, for example, usually kasi yung mga admin may access to this private key. So let's say pag na-terminate. So may chance na walang backup yung private key at kunin nila yung private key. Okay? Delikado 'yon. So yun ano, so kaya kailangan maayos yung pagkaka-store ng private key sa isang infrastructure. Okay? And then next ay revocation. Yun nga, pag-declare ng revocation, revoke usually nangyayari kapag yung key ay na-compromise o di kaya yung digital certificate kasi ay may validation period. So kapag nag-expire yun, so that is also a reason kung bakit na-revoke ang isang certificate. Ulit na naman. So nabanggit natin in the key life cycle, ang unang step or process ay yung pag-generate ng keys or key pair. Most of the time, not all, ay randomly generated itong mga key pairs na ito. At may mga key size, nabanggit na natin ito ng module 4, say 1024 to 2048. And again, ay naka-express itong pag-generate, itong key na ito, once na-generate na, naka-express ito into a DER file type, o di kaya PEM. Processor intensive ang pag-generate ng keys, dahilan kung bakit may naka-dedicate na hardware to do this. And we call it as an HSM, Hardware Security Module. It's a dedicated crypto processor na naka-design para doon sa protection nga ng key life cycle. Okay, yun yung ginagawa ng isang HSM. Sinisecure nito yung mga cryptographic keys. At agenda nito is yung pag-provision nga ng pag-encrypt, decrypt, pag-authenticate, at saka yung digital signing services. Okay, so we call it as, again, HSM, Hardware Security Module. Ito yung itsura ng hardware security module. Nakahanap ako ng isang appliance sa Google. Okay. So, yung key storage. So, then another factor sa life cycle yung pag-store ng mga keys na na-generate. So, pwedeng itong ma-store through software-based o di kaya hardware-based. Kapag software-based, i-store ito within the server. Okay. Kapag tapos syempre po kailangan maprotektahan by setting up access control lists doon sa mismong operating system. And then yung hardware base ay ito, yung na-discuss ko na kanina na HSM. Okay? May mga option din sa pag-store ng mga keys sa isang TPM, yung mga trusted platform module sa mga USB media, sa SIM card, smart card. Okay? And then mahalaga na may mga sistema tayo para doon sa mag-manage ng mga keys. So may mga principles involved na nakalatag dito. Let's say M of N control for critical keys. Nakapaloob dito sa M of N ay yung yung dami ng admin na present. Okay? Administrator, system administrator, tao 'yon, tao. So nakapaloob diyan sa M of N na for an N number of admins, N number of admins to. Sa N number of admins, M must be present for access to be granted. Okay? So, mga condition is that yung M should be greater than 1. Okay? Dapat mas mataas sa 1. Siyempre, hindi pwedeng walang admin. Walang bantay. Hindi pwedeng walang bantay. And then, N must be greater than M. For example, ang M ay 2. Okay, greater than 1 yan. Tapos, let's say ang N ko ay 4. Okay? So, mas mataas to sa M. Yun yung mga condition. So, kung apat na administrator na meron sa isang organization, dapat dalawa parati ang present. Okay? May dalawa parating tao dapat dun sa nag-monitor, nag-manage ng server. So, yun lang yun.
Tapos kailangan ino-observe yung due care sa mga empleyado, lalo na pag may mga nagre-resign. I remember before may kwento na nag-resign lahat ng mga admin. So itong estudyante ko, bagong hire siya, wala siyang mapagtanungan, hindi niya wala siyang idea doon sa setup na meron sa server. Hindi niya alam kung saan niya kukunin yung mga resources. O di ba mahirap? Password, may mga password yung mga router switches. Hindi niya alam. So, kailangan pa niya mag-recovery. Yung mga server yun, good thing with servers, alam niya. Okay, alam niya na naibigay sa kanya yung password. Okay. Yung mga private key kasi, mahalaga yan Yung private key. So, kunyari may nag-resign, kailangan ma-turn over yung private key dun sa server. Kasi, kapag nawala yan o di kaya nasira, sabihin natin intentional ng empleyado, okay, at binigyan ng clearance ng kumpanya, umalis, tapos wala pala, kinuha niya pala yung private key. So, yung mga encrypted data, hindi na mare-recover, hindi na mare-recover yun. Kailangan may backup ka ng private key. So, ganun. So, although merong may tinatawag na mga key recovery process. Okay? So, merong sistema para ma-recover yung mga data encrypted na with a lost key. Okay? May tinatawag tayo na term na escrow. Ang escrow is or key escrow. Ito ay yung solution ng isang organization na walang kapasidad na makapag-store ng mga key securely. Okay? And usually ay they invest this part ng pag-store ng mga keys securely sa isang trusted third party. Okay? So that's what we call as the key escrow. Okay, may mga instance na kung saan ang certificate ay nare-revoke. Ano yung mga instance na yun? Let's say na-compromise yung certificate authority, nawala yung private key, okay, or na-damage. Nag-expire na yung validity period noong certificate na na-issue. Okay? Yun. So, yun yung mga, or na-compromise. Okay? Na-compromise yung key o di kaya yung certificate authority nga. Okay? So, ito yung mga reason kung bakit nare-revoke ang isang certificate. Ang analogy ko dyan, parang kumbaga, debit card. Okay? Debit card. Or credit card na lang pala. Say credit card. No, credit card. So, ang credit card may validity period yan May expiration period siya. So, pag nag-expire, hindi na siya valid. So, kailangan mo nang mag-request ng bagong card. So, yun yung card, yung digital certificate. So, that's one, di ba? Pangalawa, sabihin natin na compromise yung CA, yung bangko. Mag-i-issue yan ng bagong card. Okay? Nangyari yan sa RCBC. May instance sa RCBC na well, they say, they didn't say anything, but let's say na compromise. Kasi may one time na kung saan binago lahat ng mga RCBC card ng lahat ng Mapua employees. Okay? Sabihin natin nung ganun, na may na-compromise sa security. So, issue na naman ng bagong card. So, ganun. So, yun yung one good example nitong re-revoke ng certificate. At kapag ganito ang scenario, kailangan mag-renew ng certificate, kasama doon sa pag-renew ng certificate yung pag-generate ng bagong key, like pagbigay sa iyo, pag-generate ng bagong card, bago na account number mo, bago yung card mo. Okay. Doon sa example ko kanina with the credit card. Okay. So, at mag-i-issue yan ng bagong key kasi nga, ang iniisip, baka let's say na-compromise yung key, so much better, mag-issue na lang ng bagong key, mag-generate ng bagong key. So again, okay, mga reason kung bakit nare-revoke ang certificate, maaaring nag-expire na kasi yung certificate, maaaring may mga pagbabago doon sa details ng certificate, or di kaya nanakaw yung private key na wala o nasira, or nanakaw nga, or di kaya na-compromise yung CA at na-stole yung digital certificate sa certificate authority mismo. Okay. So, para malaman ko ano yung mga certificate na na-revoke ay
nagpa-publish ng tinatawag na CRL, Certificate Revocation List. Every 24 hours itong ipinapublish. Nakalista dito sa CRL yung mga certificates na hindi na valid o di kaya yung mga na-revoke ng mga issuer. Okay? Para masiguradong protektado din itong CRL against DOS saka mga spoofing attacks, ay dinidigitally sign ito ng Certificate Authority. Okay? Yun. CRL. So again, ang CRL ay listahan. Laman ito ng mga certificate na nagko-contain ng mga serial numbers na na-revoke. Tapos, karamihan ng mga certificate authority ay nagme-maintain ng online CRL at pwedeng ma-query ito. So, kunyari, nag-type ka ng isang website, pagpunta dun kay CA, mag-i-query yun dun sa CRL para ma-identify kung yung certificate na nire-request mo sa CA ay revoke ba or hindi. Titingnan ni CA doon sa CRL, sa listahan niya. Local computers din, yung mga browser for example, nakakatanggap din niya ng mga updates ng status at nagme-maintain ng local na certificate revocation list. So, ito yung meron ako ditong example. Okay? Sa Microsoft Windows nung kung saan nakikita yung listahan ng mga CRL. Okay? Tapos, isa pang example itong nandito sa side na ito. Ang isa sa alternative ng CRL ay itong OCSP, Online Certificate Status Protocol. Usually, ang gumagamit ng ganitong sistema para malaman kung ano yung mga na-revoke na certificate ay yung browser. Again, ang keyword dito ay ginagamit ito ng browser. Magre-request ang browser ng mga na-revoke na certificate sa CA and then ang gagawin naman ay ni CA magre-respond. Ayan, browser send certificate to a trusted entity like the CA. Okay, and then si CA sa ganitong sistema is known as the OCSP responder. So, ang gagawin naman ni CA as an OCSP responder ay magpo-provide ng mga revocation information papunta doon sa browser. Okay. As compared to CRL, less information yung fino-forward. Pero, it does not, OCSP does not require encryption, making it less secure than CRL. And so, we have OCSP stapling means to improve yung OCSP na process. So, sabi natin kanina sa OCSP, let's say si browser, mag-query siya kay CA nung mga na-revoke na certificates. So, ang dami nun, di ba? Kung lahat ng mga tayo, ng mga tao, every time na mag-query ng mga revoke certificates, si CA as OCSP responder ay matindi yung trabaho na yun. So, para mabawasan yung load, yung overload na yon ng CA as OCSP responder, nag-come up ng OCSP stapling. So, ang ginawa ni CA ay in-staple na niya yung status ng certificate sa mga web server. Kung itong mga server ba na ito, yung mga certificate ba na ito, SSL certificate o digital certificate ay still valid or na-revoke na or revoke na or hindi. Okay? So, para kapag may isang client, nag-query siya ng mga revoke certificates, okay, hindi na siya dadaan pa kay CA kasi naka-indicate na kapag nagdidiretso na siya doon sa web server at doon sa mismong response ni web server, may naka-staple na doon ng validity ng certificate. Naka-indicate doon kung ito ba ay renewed, kung ito ba ay expired, okay, kung ito ba ay suspended. Okay, so yun yung konsepto ng AOCSP stapling. So meron ako dito ng diagram, kagaya nito si browser, gusto niyang kumonek. Kukonect siya dito kay server. Tapos si server, sasabihin niya, yung certificate ba na yun ay valid pa? Tapos sasabihin niya ay, oo, valid pa yan. Okay. Valid pa yung certificate ng browser. So, ang gagawin ni OCSP responder, ita-timestamp niya na valid pa yung certificate ng browser na yon. So, para kung sa susunod na mag
diba, kokonek ulit si browser dito kay server, hindi na niya pa ikikwery si OCSP responder kasi meron na siyang ano, tinimestamp o in-staple na status before. Okay? So, yun yung ano, konsepto ng OCSP stapling. Napakahalaga sa PKI yung tinatawag na trust model. Nakapaloob sa trust model yung mga yung trust relationship ng mga key components. Like one very important component in the PKI na nabanggit na natin kanina pa is the certificate authority. Imagine natin na kung ang isang CIA isa lang, diba, with let's say with our internet infrastructure for example, diba, with all the websites that we have, say isa lang ang CA, isa lang ang pinupuntahan nilang CA. First, una, overload. Pangalawa, pag na-compromise yan, wala na. We have, I hope that in this last slide, it is you have seen the importance of the CA. So, para ma-ensure na ma-address yung scenario na kung saan maaaring ma-compromise ang isang CA, nag-establish sila nitong hierarchical structure. Ninakaw ko kaya, hindi man ninakaw, sabihin natin in-adapt ko, in-acknowledge ko naman itong drawing na ito galing kay Professor Messer. So, sa hierarchical structure ng PKI trust model, so merong isang root CA. Andito nakalatag lahat ng mga certificates. Okay, we call it as the root CA. Siya yung pinaka-mother ng lahat. And then, itong root CA, dito nakakonek itong mga intermediate CA. Okay? So, let's say for example, dito kay intermediate CA, 1,000 certificates ang na-issue. 2,000 dito sa pangalawa, 3,000 sa pangatlo. Lahat ng mga issued certificates na yan, may kopya niyan si ano, root CA. Okay, so sa agenda, ang agenda dito ay, so, itong si root CA, okay, ay the fact na meron naman ng mga nasa baba na kung saan copy ni root CA ay may copy din itong mga intermediate CA. So, pwede na siyang offline para hindi na siya pa maging vulnerable sa attack. So, kaya consider na to as an offline certificate authority at ito na lang tatlo yung naka-online para in case na, let's say, na-compromise itong isang intermediate CA na ito, okay, may proseso para ma, parang backup na lang to si ano eh, root CA. So, may means para ma, pag okay na itong si intermediate CA, yung ma-restore kung ano man yung mga, na-issue na certificates dyan at yun ay sa tulong nitong root CA, okay, na well protected. So that's the PKI trust models, the concept that the PKI in public key infrastructure is using. So, and so this is the last part of this module 5. Keep safe. Thank you for listening. Together we learn as one.